Ayun na nga mga noobwits, it's another noobquicks video. Isang paraan paano magputol ng stirrer tube. Bakit kailangan magputol ng stirrer tube? Ano ba yung mga rason? Mahaba naman talaga yung mga stirrer tube na yan, lalo na kung brand new, mga 10 inches normally. So puputulan mo talaga yan. Ibang rason, masyadong mataas, hindi fits sa size mo, or mas gusto mong mas lam yung stem for more aero position. Ilan lang yan sa mga rason, may iba pa. Ako, hindi kasi ako agad nagpuputol ng stirrer tube. Gawa na ang sinusukat ko pa muna ng mga ilang rides kung ano yung komportable, kaya iniiba-iba ko muna yung height niyan. Kumbaga, nag-experiment pa ako kung ano yung mas fit para sa akin. So, pag nasatisfy na ako sa setup, tsaka ko lang puputulan yung stirrer tube. So, ang tip ko, wag mo basta-basta iiksihan ang stirrer tube mo. Kasi, pag nasobrahan mo yan, mahirap ng habaan yan. Though, may mga extenders naman, pero pumapangit na yung tsura. Or, pag may bala ka pang ilipat ang fork mo sa ibang bike, kailangan mong i-consider na iba-iba rin ang haba ng head tube. May maiksi, may mahaba. So, you have to keep that in mind. So, ano-ano ba yung mga tools na kailangan natin? Number one, kahit anong matalim na bagay like picking tool, pocket knife, sa case ko, precision na screwdriver. Pang-mark lang naman ito, so pwede ka din gumamit ng marker of some sort. Number 2, multi-tool or dedicated Allen keys. Most of the time, it's 5mm na hex key at 4mm. Number 3, socket wrench extender. You can use a long screwdriver or a long metal rod na pwedeng pukpukin. Siyempre, martilyo. Mas better kung yung hammer na may plastic tip. Yun ang tamang gamitin. Pwede ding mallet, pero yan lang ang meron tayo, so yan ang gagamitin ko. Baka masabihan tayo ng Ceranico eh. Real mechanic versus Ceranico. Pero, para sa akin, you can use what you have. You just have to be careful lang. Hindi naman lahat tayo kayang bumili ng specific tool for a specific job. Pantali, I use an old shoelace. Kasi fabric naman to eh. Kaya iwas gasgas yan. Metal file. Ako, dahil I have a rotary tool or Dremel na tinatawag nila, gagamitin ko na lang yung sanding attachment. Goods din yun. Pero kung may file ka, pwede din. At syempre, pipe cutter. May mga sizes to. Pero dapat yung gagamitin mo yung kasya sa diameter ng stirrer tube. First step, luwagan yung top cap or yung pinaka preload cap. Tanggalin yung mga spacer sa taas kung meron man. Kung wala, wala kang tatanggalin. Itali mo yung fork sa pinaka-frame. Gagawin mo ito para pag nilusin mo yung stem para tanggalin yung ibang spacers, hindi kakalas yung fork. Luwagan yung dalawang pinch bolt ng stem. Kadalasan, 4mm na hex key to. Minsan, 5mm. So, depende yan sa stem mo. So, pag naluwagan mo na, pwede mo nang hatakin yung stem at yung iba pang spacers. Sa sukat ko, dalawang spacers na lang yung titira ko. Depende na sa inyo kung ilang spacers ang ilalagay mo. Siyempre, magvavary yan sa kung anong fit para sa'yo. So dahil naka-riser bar na ako na 60 yung rise, pwede na yung dalawang spacers dyan. Then, maglalagay ako ng isa sa taas para at least hindi masyadong maiksi yung putol. Pwede ko pang ilipat sa ibang bike yung fork. Hikpitan mo ng konti yung pinch bolt para lang hindi gumalaw. Kung titignan mo, meron niyang star nut sa loob. So kung lumang fork ang ginagamit mo, kailangan mong ipasok paloob ng bahagya yung star nut. Kasi, pag pinutol mo yung stirrer tube mo na nasa taas pa yung star nut, sasama na siya dun sa pinagputulan. Unless, may extrang star nut ka na pwedeng ipalit. Okay yun. Pag brand new fork mo at ikakabit mo pa lang, malamang walang star nut yan. So, maglalagay ka na lang. Dahil may star nut pa tayo at ire-reuse natin yan, kailangan nating i-drive yan or pukpukin pa ilalim. Dito na ngayon papasok itong wrench extender. Pupukpukin mo lang yung star nut hanggang lumubog ito sa tamang lalim. Ginagamit ko din yung mismong wrench extender na panukat kung tama na yung lalim ng star nut. Na dapat at least mas malalim ang kalahating pulgada from the tip. Kasi hindi lahat ng top cap bolt ay mahaba, baka masobrahan mo yung lalim. At hindi na umabot sa star nut kaya dapat hinay-hinay sa pagpukpok. Pag nasa tamang lalim na yung star nut, pwede mo nang markahan yung stirrer tube para maging guide kung saan ka puputol. Gagamitin natin yung maliit na matalim na bagay na pangmarka. Akaso ko yung precision na screwdriver. So mamarkahan mo lang yan sakto dun sa pinakataas nung spacer. Pag namarkahan mo na, pwede mo nang luwagan yung pinch bolt tapos bunutin ang stem. Pag puputulin mo na yung stirrer tube, dapat mas mababa sa marking mo ng 5mm yung putol. Bakit kailangan mas mababa?
Kung titignan mo itong top cap, meron siyang parang sobrang material sa loob na kailangan nakapasok. So kung sakto ang putol mo dyan, hindi magagawang i-preload ng top cap yung mismong stirrer tube kasi sakto nga. Dapat may awang yan para mahatak ng top cap sa tamang sikip yung mga parts ng headset at hindi aalog-alog. Importante yan. Okay, it's putol time. Itong pipe cutter, may blade disc yan. Yan yung mismong puputol sa tube. Tapos may rollers yan para i-guide yung pag-ikot. And then, yung knob, para habang iniikop mo, sinisikipan mo ito para dahan-dahang bumaon yung pinaka-disc cutter. So para sa initial ikot, dahan-dahan lang. Kailangan sakto yung pag-ikot mo para magtama yung magkabilang dulo ng guhit. Kasi kung hindi, magiging problema yan. Kaya dahan-dahan para makontrol mo yung disc blade para sakto sa kabilang dulo. Pag nakaikot na yan ng full 360, ibig sabihin may guide na yung cutter mo para ikot na lang ng ikot hanggang sa maputol yung stirrer tube. So habang iniikot mo yan, lumalalim yan kaya kailangan mong i-turn yung knob para mas bumaon yung disc blade. Ulit-ulitin lang ang procedure hanggang maputol mo na yung stirrer tube. Anyway, may ibang proseso din na gumagamit ng hacksaw. Mas mabilis sana yun. Kaso may specialty tool na kailangan gamitin. At ito yon. Wala tayo niyan. Kaya, pipe cutter ang procedure na ginawa natin. Pag naputol mo na, kailangan mong i-file yung pinaka-tip ng stirrer tube kasi matalim yan. Tsaka, minsan lumalaki yung gilid kaya mahirap ipasok yung mga spacers. Ginamitan ko na ng rotary tool yung akin para mas mabilis ang proseso. Pwede mo nang ibalik yung stem at yung spacers. Kung titignan mo, may awang, di ba? Halos nasa kalahati na ng spacers yung awang. Okay yan, kailangan talaga yan. Balik mo na yung top cap at i-preload mo na gamit yung bolt. Then, align mo lang yung handlebar sa gulong tsaka mo higpitan yung pinch bolt ng stem. And you're done! Naputulan mo na yung stirrer tube mo. Anyway, yung mga ginamit na tools, ililink ko na lang sa description. Subscribe sa mga hindi pa. Marami pa tayong videos na ganito na darating. Press like na rin para masaya. Follow na rin sa mga social media sites natin. Ililink ko sa description. So, ako nga para si Nat na nagpapaalalang manatiling bike no babambuhay para tuloy-tuloy lang ang pasok ng kaalaman. Alam!